Welcome back to my channel. Yeah. Dito po ngayon tayo sa dali, papakita ko muna sa inyo yung kaganapan sa labas. Hindi ko alam bakit. Hindi ko alam kung anong problema, bakit may mga rigor. Ano ba yan? Okay, sir, only sitting. Hindi ko alam bakit may mga, ito namang aking amo. Maingay siya. Patayin muna natin. Maingay eh. Yes. Actually, this is my second video. Kaya yung aking atay rito pa rin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aming kapitbahay. May bakit may dumating na, ano pang tawag doon? May dalawa na dumating. Tinatanong ko yung amo ko. Mrs. Sinsang, what happened? Wala lang siyang pakialam. Welcome back po sa sa aking YouTube channel. As usual po, Lunes, ngayon meron po tayong another recipe for today. Tayo ay magluluto ng ano ba itong lulutuin ko? Meron tayong lotus roots. Ayan. Meron tayong three lotus roots. Ayan. Luluto natin sa eto. Pork. Ribs. Lulutuin natin mamaya. Tapos meron akong ididipros ko lang ito. Ayan. Chicken. Didefrost ko lang siya. Tapos, medyo para for tomorrow. Tapos, ito. Lalagyan ko lang ng asin saka paminta para bukas. Ayan. Defrost lang natin sila. Yan ay para bukas. Pero ito mamaya, early dinner. Para sa aming early dinner. Saka ito. Ito yung ating lulutuin ngayon. Tapos, ito. Kahit na napakamahal kasi nga very rare ang mga talbos ng ampalaya dito at hindi tayo nakakatikim ng talbos ng ampalaya ng ganun ka hindi tulad sa Pilipinas, 'di ba? Maraming mga talbos-talbos at siguro marami din sa ano, pero dito sa palengke kasi. Dito sa palengke, sa mga palengke. Parang hindi wala akong nakikita na mga talbos ng ampalaya. Karamihan, kaya mayroong mga talbos na ampalaya. May mga Pilipino tayo na mga kaibigan na may maluwang na bakuran yung kanilang mga amo. Kaya sila nakakapagtanim. Tulad nung pinsan ko, magkapatid sila. Isang, yung lalaki, si Insan Marriott, saka si Insan Maui. Tapos meron silang isang, hindi ko alam mag-anak din nila. Tatlo sila sa isang bahay, pero no, parang palasyo yung kanilang bahay. Napakalaki. Ang kanilang amo ay milyonaryo. Kaya napakaluwang ng kanilang bakuran. Kaya nakakapagtanim sila. Kaya lahat ng mga gulay, papaya, malunggay, kalabasa, andun na lahat kasi naitatanim nila yung gusto nilang itanim kasi nga napakaluwang ng bakuran ng mga amo nila. So, yung ibang mga kababayan natin, pwede silang magtanim. At yung iba naman, meron silang time na pumupunta sa mga bundok-bundok. Maraming mga wild na gulay na nakukuha nila. Kasi nakikita natin sa ibang mga upload video ng ibang mga Pilipino, yung mahilig silang mag-hiking. Kumukuha sila ng mga gulay, ng mga wild na gulay doon sa mga bundok-bundok. Kumo tayo, hindi naman tayo makapag-hiking kasi nga sa edad na natin, ako po hindi ko na kaya. Pumanik nga lang ng medyo mataas-taas na hagdan na hindi ko na kaya. Kaya kahapon, may mga nagtitinda. Pati yung isang inaanak ko si... Pero lagi naman siyang bumibili kung minsan malunggay, dahon ng malunggay. Kahapon bumili kami ng talbos ng ampalaya. Yan. Eh, nakita ko parang
parang gustong-gusto ko na rin. Sa tagal na na hindi ako nakakapag-ulam ng mga ganito mga fresh na mga wild na gulay. Na sa Pilipinas ay sa bakuran lang natin ay makakakuha tayo, makakatanim tayo. Ganito. Pero dito sa Hong Kong, siyempre, hindi lahat ng mga amo ay may. Dito nga lang isang paso lang ang aming tanim, halaman pa. Isa lang yun. Kaya, kaya ito mamaya lulutuin ko siya. Magpapakulo lang ako ng tubig, tapos lalagyan ko ng magic syrup o kaya chicken broth, chicken powder. Tapos kapag kumulo na yun, lagyan mo ng chicken powder para may hihigupin ka. Napakasarap ng pagkapait. Kasi ito ay panlaban din sa ano, sa diabetes. Napakasarap, magpakulo ko lang tubig, lagyan mo ng chicken powder, tapos ilubog mo na ito, ito. Kahit hindi na aalisin sa tangkay. Kahit hindi na aalisin sa tangkay para yung lasa ng kanyang mga tangkay ay mapunta pa sa lulutuin mo. Napakasarap higupin yung kanyang sabaw. Kasi kahit sa Pilipinas ginagawa ko. Okay. Ngayon ipiprepare natin yung aking recipe for today. Ayan. Samahan niyo po ako. Ayan. Siyempre, ang una natin gagawin ay balatan. Balatan natin itong lotus roots. Napakasarap nito. Gustong-gusto kong kainin. Tapos hindi naman ito niluluto ng panit. Yung ibang ano ito eh, ginagawa pa nilang salad. Tapos kinakain nila ng fresh. Pero syempre, hindi naman lahat ay kumakain ng fresh. So, nalulutuin natin ng sandali lang. Masarap ito ng crunchy-crunchy pa pag naluluto. Ayan, tatlo ito. Tatlo. Okay, after natin balatan ito, nabalatan natin silang tatlo. Sa prigasan. Sa prigasan mabuti. Tapos, hiwa-hiwain natin. Hiwain natin ng ganito kaninipis. Malinis na siya. Meron siyang part na medyo umitim. Lasin natin. Ayan siya. Tapos mamaya is i-stew natin with pork.
kawali kanina pinaglutuan natin ng fried rice. Alam naman natin na yung aking amo ay ang kanyang paboritong pagkain ay fried rice. Ayan. Ibablance ko lang sandali. Pakukuloyin ko lang. Ilalaga ko sandali para hindi maging matagal yung pagluto natin mamaya. Ayan. Kumukulo na po yung ating water. So, ilagay natin konting kulo lang, mga 1 minute or 2 minutes. Kasi ito, nangingitim kasi yan. Nangingitim. Kaya ilaga lang natin ng sandali. 1 or 2 minutes. Medyo maraming preparation. Pero ito kasi hindi naman lulutuin itong mga ito. Ito defrost lang. Tapos ito i-marinate ko lang ng ground pepper saka with salt. And then cook tomorrow. So, tomorrow, medyo hayahay naman ang ating preparation ng aming foods tomorrow. So, walang maraming preparation bukas. Luto lang. Magluluto lang tayo bukas. Ay, hindi ko alam kung ano nangyayari dun sa kapitbahay namin. Bakit may dumating na ano yun? Backhoe? Hindi naman ata backhoe yun. Parang, basta hindi ko alam. Tapan natin para mas madali. Kasi pag hindi natin tinakpan, baka yung pagpapakulutan natin ng 1 minute or 2 minutes ay kulang. So, takpan na natin para... So, what's our... chika for today? Ano ba? Ito, meron na kaming rice. Meron na akong rice for dinner. Napakasaya ng aming banding kahapon ng mga Bol Santos Matubang OFW group kahapon. Kasi nga, si Ate Dol, Dolores Dumondon, 2 weeks na yan na nangungumbida. Kaya lang, nung unang linggo, hindi ako nakarating. Marami yung hindi nakarating kasi nga lahat ay may kanya-kanyang lakad. Kahapon, marami rin akong lakad. Kaya lang ito, siyempre, priority ko siya. Kasi nga ay pangalawang imbitasyon na niya. Kaya kahit na mayroong pang ibang lakad, sinet aside ko na lang muna. Tapos hapon ko na lang sinalapintahan. Kaya, tapos, masyado talaga ang pagrespeto nila ng batas dito sa Hong Kong. Kasi kahapon, nung pauwi ako, halos malate na nga ako, nagbus ako. Malayo pa kami dito sa Taipo, biglang huminto yung bus doon sa may bus station naman. Yung talaga bus stop naman siya. Biglang huminto, tapos may tinawagan yung driver. Kasi nga double deck ang kwan dito, ang mga bus. Pumanik yung driver doon sa taas, nagagalit siya. Siyempre, hindi ko naman maintindihan lahat yung sinasabi. Tapos meron akong katabi na lalaki. Tinanong ko siya, "What's happening? Anong nangyayari? Bakit huminto yung bus?" Tapos ang sabi nung lalaki, kasi sa taas daw, sa double deck, meron daw isang pasahero na walang mask. Walang mask. Kaya yung driver, tumawag agad ng police. Doon din naman natin makikita na kung minsan, wala silang care. Diba? Wala silang care. Oo nga, sumusunod sila sa batas, pero wala silang care sa kapwa nila.
manok binigyan nila ng mask. Yung matanda pa ha, matanda. Siyempre siguro, nakalimutan niyang isuot yung kanyang mask. Bakit kailangang itawag pa ng pulis kung kaya namang gawa ng paraan? Sabi nga namin, ako may dala akong mask. Mano kung humihim? Ibinigay ko na lang sana kung kunyari nagtanong, sinong may dalang mask? Eh ako always na meron akong spare na mask sa aking bag. Yung pagsunod nila sa batas ng Hong Kong dahil nga dito sa pandemic, hindi naman na ganun ka kuan ang pandemic ngayon. Hindi na. Mano sana kung binigyan na lang ng mask. O diba, napakarami naming mga naantala. Lahat kaming mga pasahero ay pinababa. Pinababa kami sa bus. Habang hinihintay yung pulis na tinawag, na tinawagan. So ilan, isa lang yung matanda na walang mask. Ilan kaming pasahero, ilang kumbaga, sabihin na natin na sige 50 kami, 50 or 7, ilan ba ang capacity ng bus eh laging puno. Sabihin na natin 70 seating capacity. Dahil lang sa isang pasahero na walang mask. 69 na pasahero ang naantala sa aming mga biyahe. Siyempre lalo na kaming mga DH. Meron kaming sinusunod din na curfew sa bahay ng mga amo. At hindi lahat ay malapit lang ang uuwian. Tulad ko, kailangan ko pang pagdating sa Taipo, kailangan ko pang sumakay ng shuttle bus. At lalakad pa ako ng 50 minutes to 20 minutes para ako makarating doon sa hinihintayan namin ng shuttle bus. So, halos takbuhin ko na yung marami-marami kaming mga Pinay na talagang nagre-reklamo kung pwede lang. Kaya lang wala tayong magawa. Siyempre, alien tayo dito. Pero yung pag-care nila, yung sa kababayan nila, doon hindi ako agree. Kasi dapat ang inisip na lang, hindi naman na ganun katindi yung pandemic ngayon. Sana binigyan na lang nila ng mask. Tapos, tumakbo na yung bus para kami makarating sa oras. Pero hindi. Naghintay kami ng susunod na bus, nag-transfer kami. Kaya naantala din yung pag-uwi ko. Siyempre, sabi ko sa madam ko, sorry, I'm late because there's trouble about the bus and the passenger. Oh, what happened? Ganun lang, simpleng paliwanagan. Di sinabi ko kung bakit. Okay naman sa amo ko, wala nang problema kasi hindi naman ako ganun kalit. Kasi actually, ang aking curfew is until 8 o'clock. Pero syempre nasanay na ako, nasanay na din sila na before 7 umuwi na ako. Kasi nga wala naman akong gagawin dito sa bahay, maliligo lang ako. So, anong pang gagawin ko sa labas at magtatambay ako ng ganun katagal. Kaya yun lang yung pansin ko din. Hindi sila care sa kanilang kababayan. Ayan, habang pinalalambot natin dito, kasi matagal din palang palambutin, magsusutay tayo. Susutay natin yung ano. Susutin natin yung bawang ng ating may balat pa. May balat ng bawang. Make it golden brown para yung masarap na lasa, yung aroma ng bawang ay lumabas. Yan, saka natin then put you
Ang biko. Lagyan natin ng konting dice. Lalaki ng let's simmer. Pakuluin natin ng ilang sandali bago natin ilagay yung lotus. Ito natin lotus roots. And then, pwede na natin siyang with the soup. Pwede na natin siyang paghaluin. Let's simmer. Pakuluin natin hanggang sa pareho na silang lumambot. Kasi matagal din palang kanyang lotus root. Kasi napansin ko yung matang ko. Makaramihan kasi yung mga iba, kumakain sila ng very crunchy yung lotus roots. Eh, napansin ko itong mga amo ko hindi. Siyempre, mga may edad na. Mahina na yung kanilang mga panunaw. Kaya kailangan lutuin natin lutong-luto. Let's see. Not done yet. Ito yung ating talbos ng ampalaya. Yung sabaw niya, nilagyan ko ng yung sabaw, ito, patayin na natin. Yung sabaw, nilagyan ko ng magic syrup. Tapos, nung kumulo, nilagyan natin ito, okay na yun. Huwag nating pakuluin masyado para hindi pumait. Okay na yan. Basta kumulo yung tubig, ilagay natin yung talbos, and then, close natin yung fire. And then, let's try the soup, the broth. Ang sarap. Masarap siya. Mapait. Ampalaya talaga. Para hindi ganong masyadong mapait. Kailangan, pag kumulo yung tubig, ilagay na natin yung talbos, then patay na natin yung tubig. Okay lang yun. Tapos, later, alisin ko yung talbos ng ampalaya para hindi siya masyadong mababad sa, syempre kumulo yung tubig, masyadong mainit. Para hindi masyadong mapait. Pero okay lang yun. Kasi gamot yun sa diabetes. Mamaya, napakasarap hinutin. Tapos with rice, napakasarap. There. Ito, iset aside natin. Set aside natin yung talbos para hindi mababad sa tubig. Yan, set aside. Just set aside natin. Takpan natin. Para mamaya, pag kumain tayo, eh, medyo mainit pa rin. And then this later, yung sabaw, we can drink as a soup. So healthy. Very, very healthy.
sister. Almost done. Almost done. We're almost done. So this is my recipe for today. Stewed lotus roots with pork ribs. So ganyan na lang, and ganyan na lamang po ang aking video for today. Kita-kits po tayo sa susunod na video uploaded ko sa ibang recipe po na ipapakita ko sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, at sana po ay patuloy po na suportahan yung aking YouTube channel, Elizabeth Ortiz Vlog. Like, comment, and share po. At lagi pong suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Kalinyo Parab, at Ate Edna Vlogs, at sa aking mga kasamang mga small YouTubers. Maraming maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye! Ay, iba yung napindot ko. Nawala.